Okay? Sabi po niya ganito, the only thing that parents can take to heaven is their children. And that is true. You parents, you cannot bring your car with you in heaven. You cannot bring your jewelry with you in heaven. No, no. The only thing that you can bring to heaven is your children. Subalit kung ikaw ay hindi magiging mahusay na magulang, you can never bring them to heaven. Gusto ko maintindihan natin, mga anak ng Diyos, mga magulang, be honorable. And children, be an honorable children. Dapong natin. Hallelujah. Kaya po sa mga sandali po ito, ay nais ko na tayo, no? Sa mensaheng ito, alam po, lahat tayo ay kasama rito. Sapagat kahit wala ka pang, sabihin mo, wala ka pang family, pero isang anak. O ikaw naman ay may family na, maaaring kayo sa magulang. At isang anak din. Ngayon ay kinakailangan natin magulang ating mga sarili. Ulitin ko, hindi masama, mga kapatid, yung kinukonsinti natin yung ating mga anak. Masama yan. Nakita ninyo, mali. At yung mga anak na ngayon, huwag niyong isipin na sobrang higpit ng inyong mga magulang. Huwag niyong isipin ng inyong mga magulang ay maraming bawal at maraming utos. Sapagat yan ay pakikinabangan ninyo isang araw at sasabihin ninyo sa inyong mga sarili. Salamat na ay salamat tayo. Ngayon, hindi na mahirap sa akin ang sumunod kahit pa rin. Kapag ka alam kong otoridad sila at nakakataas sila, okay lang ako sumunod nila. Hallelujah. So, bago ako magtapos, nais ko pong tayo kung lahat ay umuho. At kung sa palagay mo, kailangan mo ang kalakasan mula sa Diyos. At nais mong sabihin, Panginoon, nais kong baguhin mo ang aking buhay. Nais kong maging isang anak na rumirespeto sa aking magulang. At alam mo kung ano yung respeto na yun. Yun yung anak na sumusunod sa akin. Kahit masakit sa damdamin ko, gagawin ko, sapagat ito pala ay makakabuti sa akin. Ikaw naman ay isang magulang at nakikita mo ini-spoiled mo ang iyong anak at nakita mo may pananagutan ka rin sa Diyos at humihingi ka ng kalakasan na sa Diyos na Panginoon. To all of you people, nais ko pong manalangin tayo. Kung tayo ito, nais ko pong itaas po natin ang ating mga kamay. Okay? Itaas natin ang ating mga kamay at nais natin sabihin ng Panginoon, narinito ako sa aking buhay dito. Nangangailangan ako ng biyaya mo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko sa iyo ang bawat mga magulang. Salamat po, O Diyos, sapagat inutusan mo ang mga anak namin na dapat matutong rumespeto sa amin bilang mga magulang. Pero dapat kami mga magulang ay dapat lang din, Panginoon, makita ng aming mga anak na karespe-respeto. Sapagkat ang isang magulang na karespe-respeto ay madali makapagturo ng pagsunod sapagkat nakikita namin sa kanila, O Diyos, ang mga bagay na tinuturo nila sa amin. Pinamumuhay nila ito. Sinasabi nilang dapat pagmahal ako sa Diyos. At yun ay nakikita ko nga sa kanila, minamahal nila ikaw, Panginoong Diyos. Kaya't hindi mahirap para sa akin ang sumunod na mahalin ka sapagkat nakikita ko sa kanila. Kaya isang anak, patuloy mong itaas ang iyong buhay. Patuloy mong kausapin ang Panginoon sapagkat bibigyan ka niya ng biyaya. Bibigyan ka niya ng lakas sa oras na ito. Kung ikaw naman ay isang magulang
nais mong maging isang epektibong magulang sapagkat nakita mo ngayon ikaw ay binigyan ng otoridad at binigyan ng obligasyon ng Diyos para gawin mo ang iyong trabaho bilang magulang, trainer ng iyong anak. Manalangin tayo. Taas mo yung sarili. Nakatungkay ng Panginoon sa Lord, give them wisdom, the parents, Lord. Give them wisdom. Lord, sa oras nito, Panginoon, habang nakataas ang mga kamay ng mga magulang, Panginoon, mahal namin ang aming mga anak. Nais namin sila'y matuto, O Diyos. Hallelujah. Sa kanilang paglaki. At nais namin matuto sila dahil sa amin at hindi dahil sa iba. Oo, pagpalain mo ang mga nanay, ang mga tatay, lalo na sapagkat ngayon ay araw ng mga tatay. Oh Lord, bless mo nga po, Panginoon, ang buhay nila. And we might not exasperate our children. Rather, oh God, we will train them and teach them the way of the Lord. Bless these parents right now. Make them an honorable parents. All these children, oh God, hallelujah. Iba sa kanila, Panginoon, ay dapat sumunod sa imposed obedience. Iba sa kanila, Panginoon, ay nandun sa willful obedience. Aking Panginoon, pagpalain mo sila. Na maging mahinaw sila. Huwag silang maggalit sa kanilang mga magulang. At dapat lamang, Panginoon, na matutunan nila ang pagsunod. I-bless mo ang buhay nila, Panginoon. Na dumating sila sa punto na maging kagalakan nila ang sunod. Salamat po, Panginoon, sa inyong sahib. Para sa kapunan.